Pagsapit ng tanghaling tapat ay tuloy ang nalupig ang mga puwersang panghimpapawid ng kalabang bansa ng Israel. Grabe. Umabot sa 452 eroplano ng mga kalabang bansang nasira at napabagsak ng Israel Air Force, samantalang umabot naman sa 18 paliparan ng Ehipto ang nasira. Para talunin ang kanilang mga kalaban ay unang sinira ng Israel ang paliparan ng mga eroplanong pandigma ng ibang bansa. Grabe no, ang talino. Paliparan talaga yung unang pinunterya. Sa lahal-lahala, nag-YouTube ka, siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe, kumid mo ng kasama. It's Francis. So, kumustas mga idolos? So, ayun, siguro naman ay nabalitaan nyo na rin yung nangyari doon sa Israel at saka sa Hamas. Ano? So, for today's video ay meron ako nakita dito na di umano 6 days war ng Israel laban sa 6 na bansa. O, sa 3 bansa. 3 malalaking bansa, I mean. So yun, dito na malalaman natin kung paano nga ba tinalo ng Israel ang 3 malalaking bansa na ito sa loob ng 6 days. So alam naman natin ano, na sobrang confident ng Prime Minister ng Israel ngayon sa pag-atake ng Hamas. So yun, medyo curious din ako kung gaano nga ba kalakas ang Israel. Ano. Though meron na tayong nagawa na reaction video patungkol sa gaano kalakas ang Israel. Gusto ko rin malaman to kung paano nga ba nila ito naitawid. Ano, kasi di rin biro to guys, 3 malalaking bansa. Biruin nyo yun. Paano niya ginawa yun? Alam naman natin na sobrang liit lang na bansa nitong Israel. So ayun nga, ang Israel nga ay isang banal na lugar ano, kung maituturing, kasi nga dito di umano na ano ang ating Panginoon. Tapos yun. So mula ang videong ito kay babalik si Kristo. So yan, inaanyayahan ko yung subscribers natin at saka sa mga viewers natin na napadpad dito sa ating channel na i-subscribe nyo si Babalik si Kristo. Dating si Boy Sayuti itong channel na ito eh, pero I don't know why he changed his channel name. So yeah, Babalik si Kristo. Meron itong pamagat, 6 Days War Israel versus Egypt, Jordan, Syria, and more, Tagalog version. So marami din pala, no? Bali, itong 3 malalaking bansa lang. So ang iba, so meron pa palang iba. So hindi lang 3 bansa. So yun, tignan natin kung related ba ito sa something about sa biblical, no? Kung bakit hindi siya basta-basta nagagapit itong Israel. So yeah, before we start, don't forget to subscribe Francis Daily. Click nyo na rin yung notification bell kung gusto nyo na may ganitong kasama kayong manood. Tapos yun, may papagkumparahan kayo ng opinion. Francis Daily, click the notification bell, then subscribe this video. I mean, like this video. So yeah, di na natin dapat tatagalin pa. Simulan na natin bago pa agawin ng China. And the story, I mean, and the video goes like this. Nangagawa pa ng tagline, tuloy. Narinig nyo na ba ang kwento tungkol sa 6 Days War na naganap sa Israel noong June 1967? Ayun pa lang, yun. Maniniwala ka ba kung sabihin kong tinalo ng Israel ang pinaghalong puwersa ng mga bansang Ehipto, yun, Jordan, Iraq at Syria? Ating alamin ang kwento sa likod. Saka lang tayo maniniwala kapag nakita na natin, sure. The June War pala to. Likod ng giyera na tinawag na June War na ginanap lamang sa loob ng 6 na araw. Damn. Noong June 1967 ay muling nakipaglaban ng bansang Israel kontra sa mga kapitbahay nitong Ehipto, Syria at Jordan. Ang mga bansang ito ay dating kilala sa tawag na United Arab Republic. Ang United Arab Republic, Egypt, Jordan, okay, Syria. Laban ng ito ang pangatlong Israel at Arab War. Bakit nga ba muling nagkaroon ng giyera sa mga bansang ito? Bakit? Dahil nga sa pagkatalo ng mga Arab countries laban sa Israel noong 1948 ay naging mainit ang kanilang pakikitungo sa bawat isa. Itinuring na ng mga bansang ito na sila ay mortal na magkaaway. So nagkaroon pala sila ng mga lamat. Ano? So ayun, natural lang din naman yun na magkalamat talaga kasi natalo sila eh. Bago pa man nagumpisa ang pangatlong digmaan ay palaging may away ang Israel at ang mga Arab countries sa hangganan ng kanilang teritoryo. May mga kaso na inaatake ng mga karatig bansa ng Israel ang hangganan ng kanilang teritoryo, kaya napipilitan silang ipagtangkol ito at nakikipagbakbakan sa mga nagtatangkang agawin ang kanilang nasasakupan. Damn. Ngunit ang isang itinuturing na ugat ng digmaang ito ay ang Straits of Tiran. Ito ay isang anyong tubig na lagusan at ginagamit ng Israel na daanan para mailabas ang kanilang produktong langis para ibenta sa ibang bansa. Ah, okay, so doon pala nagsimula ano? Damn. So bawat gulo talaga ay mayroong simula or mayroong dahilan. So sana nga magkaayos. Ay hindi nga sila nagkaayos eh. Mukhang malabo kasi yung lamat nga, di ba? Kumbaga kasualan na lang talaga sila. Naunang sinalakay ng Israel noong 1956 ang Sinai Peninsula sa dahilang para malaya silang makapaglayag sa Straits of Tiran. Noon kasing 1950 ay pinagbawal ng Ehipto ang mga Israelitang dumaan sa rutang ito patungo sa Red Sea. Kaya sila sinalakay ng Israel. Noong panahong So in short, so dahil lang pala sa pagiging madamot ano, kaya nagkaroon din sila ng sumiklab yung ano nila, alitan. I mean, nagkala. So ayun, dahil
So ayun, dahil para sa isang pagdadamot lang sa lugar ano or yung sa daanan, kaya napilitan sila na magkaroon ng clash. So, yeah, tuloy. Yun ay puwersahang napatras ang Israel. Ngunit sa tulong ng United Nations ay nabigyan sila ng kalayaang gamitin ang Straits of Tiran. Ngunit noong 1967, tumaas na naman ang tensyon sa pagitan ng Egypt at Israel. Gustong ipasara ng Egypt ang Straits of Tiran sa mga Israel. Ngunit nagbanta ang Israel na kapag ginawa ito ng Egypt, ito ang magiging hudyat ng muli nilang digmaan. Grabe. Ngunit isang buwan bago mangyari ang digmaan ay dineklara ng Egyptian President na si Gamal Abdel Nasser na isara ang lagusan para sa mga Israel. Grabe, minso, puro pala talaga pagdadamot ano? At dito na nga nagumpisa ang digmaan ng Israel at mga bansang karating nito. Sinubukan ng United Nations na pigilan ang digmaan, ngunit wala rin silang nagawa dahil sa opisyal na pagdeklara ng giyera ay nagtipon ang hukbo ng Egypt, Jordan at Syria para kalabanin ang Israel. Isang linggo bago magumpisa ang labanan ay ibinalita ng Soviet Union sa Egypt na ang Israel ay naghahanda ng hukbong militar para sakupin ng Syria. Yung Russia pa talaga yung ano ha, parang Marites ba? Yung chismoso ba nagpapakalat ng mga info or update, I mean. Init ng komprontasyon ng Israel at mga karatig bansa. Walang sapat na batayan ang mensaheng ito ng Soviet Union, ngunit sineryoso ito ng Egyptian President na si Nasser. Dahil sa balitang parang solsolero lang. Ito ay nagpunta ang hukbo ng Ehipto sa borderline ng Israel at Egypt sa Sinai para bantayan ito. Kasabay nito ay pinalis nila ang peacekeeping forces ng United Nations na nagbabantay doon ng mahigit ng 10 taon. Sinubukan namang tulungan ng United Nations ang Israel sa pamamagitan ng paglalagay ng dagdag bantay sa border nito, ngunit tinanggihan ito ng Israel. Samantala, sa Israel ay marami ang nagdagsaan sa mga paliparan ng eroplano para umalis ng lugar na iyon dahil natatakot silang maulit ang Holocaust na nangyari sa Israel noong World War II. Tanggalin natin itong CC guys ha, yung subtitle kasi di natin nakikita yung buong litrato eh. Nag-order din ng American Embassy na palisin sa Israel ang mga Amerikanong nakatira dito. Naghanda na rin ng Israel ng isang lugar kung saan nila itatambak ang mga mamamatay nilang kasama sa pagputok ng giyera. Maging ang kanilang National Stadium ay binalak nilang gawing sementeryo na maaaring makaukupa ng bilang naaabot sa 40,000 patay. Damn, grabe no, sa sobrang ano nila, pinaghahandaan na nila, pati gym gagawing sementeryo, man, like, grabe yun. Maging ang Sudan, Iraq at Saudi Arabia ay nagpahayag din na kanilang susuportahan ang kanilang mga kapwa bansang Muslim laban sa Israel. Kaya't nagutos din sila ng hukbong militar para tumulong sa pagpapabagsak ng Israel. Grabe, ang daming kalaban ng Israel, men. Maging sa hanggang sa ngayon, sobrang daming kalaban nila. Kaya ang agwat ng bilang ng hukbo ng Israel at ang pinagsanib na puwersang pandigman ng mga Arab countries. Halos doble o triple ang lamang ng mas maraming bansa kumpara sa mga sundalo at kagamitang pandigma ng Israel. Dahil dito ay nagpulong-pulong ang mga pinuno ng bansang Israel at sila ay gumawa ng isang strategy para sa giyera na pagkaisahan nila ang kanilang tinawag na Operation Focus. Damn. O kilala rin bilang Sinai Airstrike. Ito ang pag-atake sa mga Air Force Base ng kalabang bansa. Nagpalabas sila sa media ng mga balita na ang kanilang mga sundalo ay nagbabakasyon pa lamang at ang kanilang mga piloto ay kasalukuy. Teka lang, di ko nabasa eh. Ang bilis eh. Israel. ...ng kalabang bansa. Keep calm, we're on vacation. So parang inaano lang nila, ano, nililin lang. Nagpalabas sila sa media ng mga balita na ang kanilang mga sundalo ay nagbabakasyon pa lamang at ang kanilang mga piloto ay... Ito ba? War Arabs in Middle East. Israel versus Arab Nation. Ah, okay. Grabe no? So di, parang inaano nila, nililin lang nila or yan, niloloko nila. Kasalukuyang nag-iensayo para sa darating na giyera. Ngunit sa katotohanan ay nakahanda na ang mga ito at naghihintay na lamang ng hudyat ng kanilang pangulo. Grabe. Ito ay nailathala sa loob at labas ng bansang Israel. Kasama rin sa kanilang plano ang pagsira sa radar ng American Embassy para hindi nito masubaybayan ang mga hakbang na ginagawa ng Israel at hindi maisiwalat sa United Nations na kasalukuyang nag-aabang ng susunod na mangyayari. Bigla ng operasyong ito dahil 5 oras lang ang binigay sa mga pilotong Israelita para maghanda at ginawang 5 hours lang panila ang order ng kanilang mga commander. Noong June 5, 1967, 7:45 ng umaga, sa pangunguna ni Major General Mordecai Hod ay sorpresang umatake ang mga eroplanong pandigma ng Israel sa Ehipto. Inatake nila at binombahan ang mga Air Force Bases ng Egypt. Maraming eroplanong pandigma ng Ehipto ang hindi pa nakakalipad ay pinasabog na ng Israel Air Force. Ah, so naka-atake pa pala sila. Mautak din. Force. Sunod-sunod ang kanilang ginawang pag-atake at tuloy ang nasira at nawalan ng silbi ang Air Force ng Egypt sa loob lamang ng 3 oras. Grabe, man. Bilang pagganti ay pinalipad din ng bansang Jordan at Syria
ang kanilang mga piloto para atakihin ang Israel. Ngunit sinabayan ito ng Israel sa pamamagitan ng pagbomba rin sa mga Air Force bases ng Jordan. Grabe, napakatalino pala ng Israel, men. Imbes na ang gagawin ng Israel ba, didepensa lang sila. Ang ginawa nila, nang inatake sila, umatake din sila. Grabe, apakatalino. At Syria, pagsapit ng tanghaling tapat ay tuluyang nalupig ang mga puwersang panghimpapawid ng kalabang bansa ng Israel. Grabe. Umabot sa 452 eroplano ng mga kalabang bansang nasira at napabagsak ng Israel Air Force, samantalang umabot naman sa 18 paliparan ng Ehipto ang nasira. Para talunin ang kanilang mga kalaban ay unang sinira ng Israel ang paliparan ng mga eroplanong pandigma ng ibang bansa. Grabe, no? Ang talino. Paliparan talaga yung unang pinunterya kay Kaiman, para naman hindi sila mapuntahan. Ano? Matalino din. Mayroon silang gamit na espesyal na bomba na tinatawag na anti-runway penetration bomb. Ang bombang ito ay pinasadyang ginawa para sa mga airfields ng mga kalaban. Mas malalim at mas malawak ang pagkakasira na hatid nito, kaya hindi kaagad-agad naayos ang... Grabe, man. Talaga ba? Grabe, this was 1940 ba? 67? Grabe, no? Pero yung bomba na nilalaglag nila ba? Malaki yung impact, men, kasi ika nga doon na di siya madaling maayos kasi sobrang laki ng butas, eh. Like, baon na baon talaga. Tapos, syempre, kapag sira yung airbase ng kalaban, di sila gaano makaka... Ganyan-ganyan lang ba? Routine-routine na, uy, padala naman, walang makakapag basta-basta landing sa kanila. Apakatalino ng Israel, men. Mga paliparan ng Ehipto. Sa pagsabog ng bombang ito, ay nagiiwan ito ng malaking butas sa ilalim ng paliparan na kapag daraanan ng mga lilipadsa ng eroplano ay lumulubog sila sa lupa. Lang oras na nasira ang paliparan ay hindi na nakalipad ang mga eroplanong nakaparada. Kaya madali lang silang pinasabog ng Israeli Air Force. Gamit ang mahigit kumulang na 200 eroplanong pandigma ng Israel, ay sorpresang nilusob nila ang Ehipto sa unang araw ng digmaan. Sakto namang ng araw na iyon ay sadyang pinatay o hindi pinagana ng Ehipto ang kanilang air defense system dahil nag-aalala silang baka tamaan ng missile ang eroplano na sinasakyan ng dalawa sa kanilang pinuno na sina Field Marshal Abdel Hakim Amer at Lieutenant General Sidki Mahmud. Lalo na at aktibo ang mga lokal na terorista sa Ehipto sa mga panahong iyon. Nang araw kasing iyon ay patungo ang mga ito sa Sinai para makipagpulong sa iba pang opisyal para sa paghahanda sa giyera. Pinalipad ng mga Israelita ang... Grabe, ano? Parang nakarmalin na sila. ...kanilang mga eroplano sa mababang himpapawid para hindi madiskubre ng radar ng Ehipto. Hindi man ito alam ng Ehipto dahil nga nakapatay ang kanilang air defense system ay hindi ito lingid sa kalaman ng Jordan. Nakita nila ang kumpol ng mga eroplanong pandigma sa kanilang radar patungo sa Ehipto. Nagpadala agad sila ng mensahe sa Ehipto tungkol sa pagkasirang paparating. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan ay nagkaroon ng problema sa komunikasyon ng mga taga-Ehipto at hindi nila natanggap ang mensahe. Ito ang parang meron din silang signal jammer. Kaya malayang inatake at sinira ng Israel Air Force ang mga establishmento ng kanilang kalabang bansa. Maliban sa hindi natanggap ng Israel ang mensahe ng Jordan, ay nakatanggap ang Jordan ng balita mula sa Ehipto na napabagsak na umano ng Ehipto ang mga eroplano ng Israel. Ngunit ang katotohanan ng mga oras na iyon ay malayang nagpabalik-balik ang mga ito sa Ehipto at Israel para maghulog ng bomba. Naluloko pa eh. Ewan ko kung para saan yun. Ayon sa iba, ang pangyayaring ito ay isang hakbang ng Diyos para tulungan ang Israel dahil sa mga pangyayari na hindi inaasahang nangyari sa panahon ng digmaang iyon. Inihalintulad nila ito sa kasaysayan ni Gideon kung saan pinahintulutan ng Diyos na magkahilo-hilo ang kanilang mga kalaban kaya sila natalo. Ang Operation Focus ng Israel ang may pinakamalaking tulong sa kanilang pagkapanalo laban sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Tama nga naman, ano, yung sinabi ni babalik ni si Kristo ba na baka may ano nga ng Diyos, ano, kasi sobrang nakakaano naman na yung nagbigay ng signal, binigyan ng signal yung Egypt, wala silang natanggap na signal, di ba? Sobrang, tapos yung sa isa naman, yung air defense nila, hindi nila pinagana, di ba? So parang meron din siyang parang mga blessing in disguise, di ba? Kaya naano ng Israel, tapos yung Israel din, matalino din sila. Ang lupit. Umabot lamang sa 19 na eroplano ang nasira sa panig ng bansang Israel pagkatapos ng operasyong ito. Samantalang umabot sa kulang-kulang na 400 eroplano ang nasira sa puwersa ng Ehipto, Iraq, Jordan at Syria. Grabs. Sinasabi ng ilan na sa unang araw pa lamang ay natalo na ang bansang Ehipto at ang mga kaalyado nito nang malipol ang kanilang puwersa pang himpapawid. Habang abala ang labanan ng mga eroplano ay mainit din ang bakbakan sa border ng Israel at Jordan sa West Bank at sa Israel at Ehipto sa Sinai.
umaabot lang. Grabe yun, men. Ang lupit. Sa 264,000 ang kabuuang bilang ng sundalo ng bansang Israel. Ah, 260 pa rin para sa... Ay, hindi. 3 years ago pala ito, no? So, 260... I mean, 3 years ago itong in-upload ba? Kabilang na dito ang mga reserve na sundalo na nakahalo sa mga civilian. Ang kanilang kagamitan ay mahigit kumulang na 300 eroplanong pandigma at pang-transport at 800 tangke na pandigma. Ito ay malayong-malayo sa bilang ng pinagsanib na puwersa ng kanilang mga kalabang bansa. Magkano? Na mahigit ilan? Kalahating milyon ang sundalo. Ah, oh, sundalo pala. Akala ko mga tangke. 500,264. So, nangalahati lang sila. Mahigit 900 ang eroplano. Tapos, times 3 yung eroplano nila sa Israel. At mahigit 2,000. Tapos, times 2 naman sa tangke. Sobrang laking advantage din talaga nila kung... Ito yung pagbabasihan, ano, pero wala eh. Nadaig sila ng utak. Ang tangkeng pandigma, karamihan dito ay galing sa puwersa ng Ehipto. Sa labanan sa Sinai ay marami ang sundalo at kagamitan ng Ehipto laban sa Israel. 100,000 sundalo at mahigit 900 tangkeng pandigma. Actual photo ba to? Walang nakalagay na actual photo eh. Pero grabe no, yung mga missiles or rockets ba yan? Tapos ito parang may signal ba yan or signal jammer or something like that. Grabe din, no? Ang nagbabantay sa border na ito. Dahil dito ay naisip ng Israel na pagtuunan ito ng konsentrasyon. Kaya ipinaharap nila dito ang karamihan sa kanilang puwersa na umaabot sa 70,000 sundalo at 700 tangke, pandigma. Kasabay ng sorpresang paglusob ng Israel Air Force ay binanatan rin ng Israel Defense Force ang grupo ng Ehipto na nakabantay sa Gaza Strip at sa gitnang bahagi ng Sinai Peninsula. Grabe no, yung Gaza Strip, yun din yung pinagmula ng gulo ngayon. Isa rin itong taktik na ginamit ng Israel para may panalo ang giyerang ito, maliban pa sa maagang pagpapabagsak ng Air Force ng mga kalabang bansa. Noong mga naunang labanan ay palaging sa bandang gitna at timog ng Sinai Peninsula ang kalimitang battlefield, kaya ito ay protektado ng Ehipto. Naglagay sila ng maraming minefields at mga pillboxes, pandagdag protection dito. Pinaghandaan nilang depensahan ang mga rutang ito. Ngunit, kabaliktaran ng kanilang ekspektasyon ang nangyari. Grabe, men. Ang daming tangke di gera, men. Ang lupit din talaga tingnan ano, kapag nakahilera ba. Tapos uniform, di ba? Ang inatake ng Israel ang pinakahilagang bahagi ng Sinai, ang Gaza Strip. Pinasok nila ang Khan Yunis. Inakala ng Ehipto noong una na ito ay isang distraction lamang para maalis ang kanilang pagbabantay sa timog at sa gitnang bahagi ng Sinai. Ngunit nagkamali sila dahil mula rito ay nagpatuloy ang pagpasok ng hukbo ng Israel papunta sa loob ng Sinai. Sinubukan ng Ehipto na pigilan ng Israel sa pag-atake at nagawa sana nila iyon. Ngunit dahil sa tulong ng pagbobomba ng Israel Air Force, ay tuluyang nagdiretso ang mga sundalong Israel sa ruta patungong Arish. Grabe, wala rin. Wala talagang binatbat, men. Sa rutang ito ay payapa ang mga Israel sa pag-abante, papasok sa syudad na ito. Noong una ay tahimik ang paligid dahil wala silang nakitang senyales na may kampo ng kalaban dito. Ngunit nang makalapit na sila, ay saka sila inatake ng puwersa ng Ehipto na nakatago sa mga gusaling naroon. Nasa mga balkonahe at sa tuktok ng mga gusali ang hukbo ng taga-Ehipto, samantalang nasa kalye ang mga Israelita. Kaya madali lang silang hinahagisan ng granada o kaya ay pinapaputukan. Nahirapan umano ang mga Israelita dito, ngunit nagawa rin nilang makaabante at makontrol ang sitwasyon pagdating ng kanilang reinforcement. Grabe, men. Pati sa mga tao mismo, ano, mga military na mismo, wala, hindi pa rin umobra. Doon nahirapan sila na ano pa rin nila, na dumina pa rin nila. Tapos ay nahati ang grupo ng mga Israelita. Ang isa ay dumiretso sa Suez Canal at ang isa naman ay pumaibaba patungo sa gitnang bahagi ng border ng Sinai at Israel para atakihin ang hukbo ng Ehipto na nakatutok sa border. Ang pag-ataking ito ay sinabayan ng mga sundalong Israeli na nagbabantay sa border ng Sinai at Israel. Pinasok nila ang Sinai at tinalo ang puwersa ng mga Ehiptong nakabantay dito. Oh. Napakalaking bintahe ang paggamit ng Israel ng kanilang paratroopers na pinababagsak sa mga lugar kung saan hindi inaasahan ng mga taga-Ehipto magmumula ang pag-atake. Kasama rin dito. Okay, so pinasok pala nila yung mga weak spot ng lugar na yon sa Sinai. Ang tulong ng pagrarasyon nila sa mga sundalo ng armas at pagkain gamit ang eroplano. Ito ang mga dahilan ng pagkatalo at pagkasira ng depensa ng taga-Ehipto. Kaya patuloy at mabilis ang paglusong ng puwersa ng Israelita papasok sa Sinai. Malakas pa rin ang puwersa ng Ehipto sa Sinai, ngunit nabalitaan ng kanilang pinuno ang pagbagsak ng mga Ehiptong nagbabantay sa border ng Sinai Peninsula at Israel. Kaya nagpatawag ito ng retreat order. Umatras nga ang hukbo ng Ehipto, ngunit sa pagkatras na ito ay mas lalo silang nalagasan ng mga tauhan. Yun,
malas lang talaga nila. Imbis na umatras na sila, wala, hindi talaga sila tinantanan ng Israel kasi baka mabawian pa sila, di ba? So yeah, nice move Israel. At mas lalong humina ang kanilang depensa. Sa Bingafgafa ay nagtipon ang mga umatras na puwersa ng Ehipto at dito sila nakipagbakbakan sa mga sumusugod na Israelita. Ngunit dahil lamang sa Air Force ang mga Israelita, ay madali nilang natalo ang mga taga-Ehipto. Muling umatras ang mga taga-Ehipto. Laking advantage din talaga ng airstrike men. Ngunit ibang estratehiya na naman ang ginamit ng Israeli Defense Forces. Nagabang sila sa mga lagusan palabas ng Sinai papunta sa Ehipto at dito nila tinambangan ang mga tumatakas na sundalo ng Ehipto. Dito ay pinabalitang mahigit 10,000 sundalong taga-Ehipto ang namatay sa isang araw. God. Noong 9 ng Hunyo 1967 ay tuluyang natalo ang bansang Ehipto laban sa Israel at dito ay nakialam na rin ang United Nations para sa opisyal na pagtatapos ng digmaan ng Ehipto. Grabe yung nakamarka na KO eh. Wala, KO talaga. At Israel. Malas. Kahit natalo na ang Ehipto, ay kasagsagan pa rin ng bakbakan sa border ng Israel at Jordan sa West Bank. Ang West Bank ang kinaroroonan ng City of Jerusalem. Ito ay nasakop ng Jordan noong 1948, noong unang laban ng Israel at Arab countries. Bago pa man nagumpisa ang digmaan ay sinubukan na ng Israel na makipagkasundo sa Jordan para sa kapayapaan sa pamamagitan ng United Nations. Ngunit mas pinili ng Jordan na sundin ang udyok ng Ehipto at Syria na turugin ang Israel. Inutakan kasi ng nasulsulan pa rin talaga. Egyptian President na si Nasser ang hari ng Jordan na si Hussein. Medyo diskumpiyado ang pinuno ng Jordan na si Hussein na makipaglaban sa Israel. Ngunit dahil sa panggigit-git sa kanya ng Syria at Ehipto, ay napilitan din siyang sumabak sa giyera. Grabe no. Yun din yung isa sa pangit noong panahong yun kasi kapag hindi ka makisama sa mga kapwa mo bansa, maaari kang tanggalin nila ba? Or yun, hindi ka nga nila ibabak, di ba? So ito si King Hussein, parang natakot siya ba na grabe, sobrang rami na yung nagbabalak na umatake sa Israel. Tapos kapag napanig ako sa Israel, hindi kaming dalawa ni Israel yung pagtutulong-tulungan, di ba? So napilitan lang din itong si King Hussein. Para tuluyan siyang makumbinsi, ay nagsinungaling si Nasser sa pamamagitan ng pagbibigay ulat kay Hussein na napabagsak na ng Ehipto ang hukbong panghimpapawid ng Israel at nagsisimula na silang lumusob dito. Nanira pa. Noong June 5, 1967 ay inatake ng Israel ang Ehipto sa pamamagitan ng kanilang tinawag na Operation Focus. Nang mabalitaan ito ng Jordan at sinabayan pa ito ng false report mula sa Ehipto na nananalo na sila, ay napagdesisyonan ni Haring Hussein ng Jordan na sumali sa digmaan. Pinalipad ng Jordan ang kanilang eroplanong pandigma at binomba ang hukbo ng mga Israelitang nagbabantay sa border ng West Bank at Israel. Kasunod rin nito ang paggamit ng mga pampasabog laban sa ground forces ng Israel. Bilang pagganti, inatake ng Israel Air Force ang paliparan ng bansang Jordan at ilang paliparan ng Syria. Dalawang batch ang pag-ataking Grabe, ganun kautak ang ang tawag dito Israel. Kasi yung paliparan talaga yung inuuna nila. Bakit ba itong mga kalaban ng Israel din nila binubomba yung paliparan ng Israel? Bakit ba? Di nila naisip yun. Gawa ng Israeli Air Force, ang unang wave ang nagpasabog ng mga paliparan at mga tower ng bansang Jordan para mapigilan ang pagpapalipad ng mga ito ng kanilang mga eroplano. Ang sumunod na wave naman ng Israeli Air Force ang tuluyang sumira ng mga eroplanong pandigma at sasakyang panghimpapawid ng Jordan. Sa paraang ito ay nagawa nilang makontrol ang labanan sa himpapawid. So yung diskarte pala ng Israel men, himpapawid yung una nilang winipe out. Ito namang mga kalaban nila, kung di ba naman tatatanga, yung pinag-uuna doon sa baba, sa ground, yung pinapalakas nila gaya ng mga tangke, tapos yung tangke nila binubumba lang ng mga mga eroplano, di ba? Wala din. Unang araw ng pagputok ng digmaan ng Israel at Jordan ay kasalukuyang nakalaan ang atensyon ng Israel sa pagsakop at pagtalo sa grupo ng Ehipto sa Sinai. Kaya tanging depensa ang kanilang ginagawa laban sa pag-atake ng Jordan. Iniiwasan din ng mga Israelita na gumamit ng malalakas na armas at pampasabog laban sa Jordan para maiwasang masira ang itinuturing nilang sagradong bayan, ang Jerusalem. Yun. Tanging mga paratroopers ang ginamit ng Israel para ma-occupy nila ang ilang parte ng Jerusalem. Grabe no. So di din nila binomba pala yung binomba ba? Kasi kapag nandun yung kalaban ba, yung paratroopers lang yung nilalagay nila doon para yun parang magtatrabaho ba? Parang mga musang sa himpapawid tuloy. Di nagtagal ay nanalo ang Jerusalem kontra sa Ehipto. Kaya ang mga reserve na sundalo ay pinapunta sa West Bank para bigyang reinforcement ang kanilang hukbo doon. Sa labanan sa lupa ay mas marami ang tangkeng pandigma ng Jordan laban sa Israel. Ngunit dahil kontrolado na himpapawid ng Israel ang himpapawid, ay madali lang nilang nalupig ang mga tangkeng pandigma ng Jordan.
Bago pa man ito mangyari, ay una nang nagpadala ng isang batalyon ang bansang Jordan sa Government House sa Jerusalem. At pwersahang itinake over ang pamamahala rito mula sa United Nations Observer na nakatalaga doon. Dahil dito ay ito ang unang pinagtuunan ng Israel ng atensyon para bawiin sa kamay ng Jordan. Sa tulong ng mga paratroopers gamit ang kanilang sasakyan pang himpapawid ay pinaligiran nila ang Jerusalem. Nagkaroon ng matinding labanan dito, ngunit sa pagtanghuli ay ang bansang Israel pa rin ang nagtagumpay. Grabe men, wala atalino talaga men. Binalak po umano ni Hussein na ipagpatuloy ang pagkikipagdigma sa Israel at depensahan ang West Bank para hindi tuluyang maangkin ng Israel ang lugar na ito. Wala, lalo pa at nalaman nito ang balak ng United Nations na mag-order ng ceasefire. Inaasahan ni Hussein na kapag nagkaroon ng ceasefire ay mapapasa kanya ang West Bank. Ngunit nalaman din ito ni Moshe Dayan ng Israel, kaya pinaspasan nito ang pag-utos sa mga Israelita na sakupin ng West Bank, lalo na ang Jerusalem. Kaya noong June 7, 1967 ay tuluyang pinatras ni Hussein ang kanyang mga tauhan. Nilisan nila ang Jerusalem, Bethlehem, Hebron at mga karating na lugar. Grabe ano? Ito talaga yung mga lugar na nakalagay sa Biblia min. Jerusalem. Damn. Kaya nakuha ito ng Israel nang walang naganap na labanan. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nasakop ng Israel ang West Bank, kung saan mas lalong lumawak ang kanilang teritoryo ng taong iyon. Noong June 9 naman ay nasimulan ang opisyal na labanan ng Israel at Syria. Kahit na may mga pasulpot-sulpot na putukan ng Syria at Israel, mula June 5 hanggang June 8 ay hindi pa sila seryosong naglalaban. Kagaya ng ginawa ng Israel laban sa Jordan noong kasagsagan ng kanilang opensa laban sa Ehipto, ay tanging depensa lang ang kanilang ginawa sa Golan Heights. Ito ang lugar kung saan umaatake ang mga taga-Syria. Noong June 5, dahil sa false... Kunyari na nanalo tayo. False rumor na inilathala ng Ehipto na tinatalo na nila ang Israel, ay naudyukan ang leader ng Syria na atakihin ang hilagang bahagi ng Israel. Nagpalipad sila ng 12 eroplanong pandigma at binombahan ang ilang kampo ng Israelitang nakabase sa Galilee. Natulugan ng Israel ang pag-ataking ito, at gamit ang Israel Air Force ay napatigil nila ito at napabagsak ang 3 Syrian fighting planes at 2 eroplano ng Lebanon na kasabay na umatake ng Syria at Jordan. Kinagabihan ng araw ding iyon ay gumanti ang Israel at pinasabog nila ang karamihan sa mga paliparan at mga eroplano ng Syria. Garabi men. Garabi, puro paliparan talaga yung pinupuntirya. So sana nga ngayon ano sa Hamas paliparan din yung puntiryahin nila. Syria. Dito na pagtanto ng Syria na hindi totoo ang ibinalita sa kanila ng Ehipto na tinatalo nila ang Israel. Noong June 6 ay sinubukan ding umatake ng puwersa ng Syria sa Tel Dan, ang pinakadulong hilaga ng Israel, ngunit di rin sila makapasok at makaatake dahil maliban sa mga eroplano ng Israel na bumobomba sa kanilang hukbo, ay may problema din sa kanilang komunikasyon. Bakit kaya nagka-problema yung komunikasyon? May sumabotahe ba? Ang ilang unit ay hindi sinusunod ang utos ng kanilang commander na umatake. Ang ilang tangke naman ay masyadong malaki para dumaan sa mga tulay na naroon, at ang ilang tangke ay lumubog sa Jordan River. Noong June 7 at June 8 ay nagpulong ang pinuno ng Israel tungkol sa hakbang na kanilang gagawin sa Golan Heights, kung saan nakaantabay ang Syrian Army. Dito ay nahati-hati ang kanilang opinyon. May mga leader na gustong atakihin ang hukbo ng Syria, at mayroon ding hindi pumayag. Isa na dito si Dayan, dahil naisip nitong maraming sundalong Israelita ang mamamatay bago nila ma-occupy ang lugar na ito. Grabe di rin pala sila padalos-dalos ano, kahit sobrang laki na yung advantage nila. Dahil sa intelligence report na kanilang nasagap na sinabi umano ng Egyptian leaders sa Syria na tanggapin nito ang ceasefire, ay lumakas ang kanilang loob na sugurin ang Golan Heights. Hindi nga nagtagal ay naglathala ang Syria ng ceasefire acceptance, ngunit binaliwala ito ng Israel. 4 oras pagkatapos ideklara ng Syria ang ceasefire, ay inutusan ni Dayan ang hukbong Israelita na sumugod patungong Golan Heights. Kahit grabe ano? Kasi yung ceasefire posible din kasi siyang gawing taktika, di ba? Na panlinlang lang. Na walang abiso ang kanilang gobyerno. Wala na. Nahirapan ng pag-atake ang Israel sa Golan Heights dahil nga sa kanilang posisyon na mas mataas ang bundok na kinaroroonan ng mga Syrian army. Ang Israel ay patuloy lang sa pagkabante kahit na malakas ang depensa ng Syria. Hindi naman sila makatras dahil ang kanilang mga kasama na sumusunod sa kanila ay diretso lang ang pagkabante, at hindi rin sila makapunta sa ibang direksyon dahil makipot ang kanilang dinaraanan at sila'y napapaligiran ng hukbo ng Syria. Naiulat pa ritong 3 tangke ng Israel ang pinasabog ng mga taga-Syria habang umaabante. Ngunit dahil sa tulong ng Israel Air Force, ay nagawa nilang makaganti sa pagpapasabog sa sasakyang pantigma ng
Grabe, parang yung mga Air Force talaga nila yung mga bida, men. Syria. Hindi nga nagtagal ay nagawa nilang na makapasok sa unang depensa ng Syria. Kalimitang malapitan ang labanan dito. Sa ganitong sitwasyon ay mas lamang ang mga sundalong Israelita dahil sa gamit nilang Uzi na mas madaling gamitin AK-47 kumpara sa gamit ng Syrian na AK-47. Kasi yung Uzi ay sobrang daming putok nun. Tapos yung AK-47 sobrang magalaw yun eh. Ewan ko kung sa Counter-Strike. Basta naiinis akong gamitin yung AK-47 sa Counter-Strike. Counter-Strike reference. Patuloy ang laban ng ito sa loob ng 7 oras at kinagabihan ng June 9 ay tuluyang nakapasok ang 4 na brigada ng sundalo ng Israel sa teritoryo ng Syria. Yun. Sa gabi ring iyon ay walang sinayang na oras ang Israel dahil patuloy ang pagpasok ng reinforcement sa kanilang ginawang kampo. Inilabas nila ang mga nasugatan at naghanda sa anumang retaliation ng Syria. Sa pagsikat ng araw ng June 10, ay nakapwesto na ang Israel para sa muling pag-atake sa second line of defense ng Syria. Grabe. Ang kanilang kagamitang pandigma na naunang nagamit laban sa Ehipto at Jordan ay naka-refuel na at may dalang bagong supply ng armas. Maging ang mga sundalong nasugatan sa unang pag-atake sa pag-akyat ng Golan Heights ay napalitan na ng bagong hukbo. Ngunit bago pa man sila tuluyang muling umatake ay nakapagdeklara na ng ceasefire ang United Nations. Tapos yung ceasefire hindi naman susundin. At dito tumigil ang digmaan. Noong June 10 ay may mga naiulat ding pangyayari na naabutan na ng mga Israelita na sadyang pinasabog ng mga taga-Syria ang kanilang mga kampo at sinunog ang kanilang mga dokumento para hindi makuha ng mga Israelita at saka inabanto na ang kanilang pwesto. Noong June 10 ay opisyal na tinalo ng Israel ang tatlong bansa na karating nito. At ito nga ang konting impormasyon tungkol sa laban ng naganap noong digmaan ng Israel at Arab countries na kilala rin bilang The June War. Kagi, min. Ang solid nun, min. Grabe. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video ni Babalik si Cristo, ano? Dati siyang Boy Sayote. So, yeah. Subscribe nyo yan. After ng video ito, magbibigay lang ako ng konting kwentuhan dito sa huli. Tapos, kung di na kayo interested na makinig sa akin, sana naman makinig kayo. Pero kung hindi na, bisitahin nyo na yung channel ni Babalik si Cristo. Ilalagay ko yung link niya sa description below. Tapos yun, subscribe niyo at panoorin niyo yung mga solid videos niya. So, ayun. Francis Tots na tayo. Grabe, men. Sobrang solid nung nakita kong yun, ah. Grabe. Siguro, ano, kapag yun yung gagamitin, pero di natin alam kung na-studyhan na din niya ng mga Hamas, di ba? Pero sa ngayon, kung mas... hindi naman. Matalino pa rin naman ang Israel ngayon kasi nagpapalakas pa rin naman sila ng military weapons nila. Tapos yun nga, yung sa Hamas nga versus Hamas nila ay sinabi naman ng Prime Minister nila na we will win this war. So like sobrang confident talaga ng Israel Prime Minister, guys. Like parang meron na siyang plano ba or wala lang, parang minamanin niya lang yung Hamas na yan. Tapos yun, kung makikita nyo sa video, sobrang solid yun, no? Yung way of tactics nila ba na inuuna nila parati yung mga paliparan, guys, sa Jordan, Egypt, tapos doon sa Sinai, di ba? Grabe yung ginawa nila. Naubos yung bilib ko ba? Inuuna nila yung mga paliparan. Siyempre, kapag sira na yung paliparan, wala na. Mahirap na silang magkumpuni, di ba? Now I know kung bakit up until now nagpapalakas ang Israel. Kasi sa pinagagagawa nga nila dati, di ba, na nung nagsispire na yung Syria, sige pa rin sila ng sige. Medyo nandaya yung Israel doon. Pero yun, parang siguro hindi sila convinced na ceasefire na talaga yung gagawin ng Syria. Kaya inunahan na nila, di ba? So nice move pa rin yun para tuluyan talagang magtapos. At siguro sa ending nun, di maiwasan na grabe pa rin yung lamat na iniwan ng Israel sa Syria, di ba? Kaya siguro ngayon, yung mga bansang yan sa paligid-ligid nila ay may mga sama na yan ng loob. Like hindi na talaga yan mawawala. Kaya yung mga pinagagagawa nila ay nagpapalakas talaga sila ng mga depensa nila. Tapos yun, opensa din. Grabe, no, nakakatakot pala tumira sa mga lugar na yun kasi anytime pwedeng sumiklab yung ano eh, digmaan eh. Like legit talaga sila. Grabe, man. Naubos talaga yung bilib ko dun sa ano, sa diskarte ng Israel eh. Na mga paliparan. Tapos yun nga, yung sabi na parang ano siya na land, di ba, yung sa Jerusalem kasi banal na lugar siya ba? Kasi yun, yung sa signal ba na tinawagan yung Ehipto pero hindi sila nakatanggap ng tawag, parang mga ganun. Tapos yung mga kalaban pa nila medyo parang naglulukuhan din sila. So para sila nag-isa sa mga sarili nila mantika.
So ayun, alam naman natin ano na may nangyari ng gulo ngayon doon sa ngayong araw mismo, simula ng October 7 na kontra sa Hamas versus Israel. Tapos yun, sana nga matapos na yan kasi sobrang dami na yung nasawi, guys. Like, nakakalungkot lang. Naulit na naman yung mga pinagagawa nila dati. Yun nga, dahil nga yan sa mga lamat-lamat nila sa isa't isa. Grabe, min. Sobrang ano din, ano? Ang lalakas din ng mga trip ng mga taong yan. Kaya pala nagpapalakas sila. Sus, isang status na kaya ang Pilipinas, ano? Parang malaki din ang advantage no na unahin natin yung mga paliparan natin. I mean, yung air defense natin. Hindi air defense, yung mga airspace natin ba? Or air force, I mean. Diba? Tapos isunod natin yung mga barko natin para sa italaga natin sa China. Galit na galit sa China. So, ayun. Hanggang dito na lang. Let's pray na lang, guys, doon sa mga nangyayari ngayon doon sa Israel. At sana ligtas yung mga kapwa natin OFW doon. Ay, yung mga mahal nating OFW. Tapos yun nga, yung mga civilians ng Israel at saka yung sa Palestine. Kasi meron din naman sila mga civilians doon na ayaw din ng gulo, diba? Kumbaga, naiipit lang din sila. Sobrang kawawa lang, naiipit sila sa mga gulong ito. Tapos yun lang. Grabe. Dinare ko talagang panoorin tong video ito kahit sobrang haba ng video, man, 27 minutes. Tapos yun. Pinanood ko lang kasi sobrang na-curious ako kasi yun nga sa mga nangyayari ngayon. Nga, alam naman natin na sobrang liit lang ng Israel pero bakit sobrang laki nga ng confidence nila, diba? So na-curious din ako. Tapos ito nakita ko kaya pala. Kasi sobrang ano nila, talino nila. Grabe yung experience nila sa battlefield, man. Like, sobrang solid talaga. Grabe. Tapos yung depensa nga nila, pinapalakas nila. Biruin mo ba naman sila yung top 2, di ba? Na ano ng about sa air, sa space, something like that. Grabe. Naubos yung bilib ko dun sa Israel. Paano niya nakayanan yun? And yun. Kaya pala. Nalaman din natin kung bakit kaya pala sobrang daming nagagalit sa Israel kasi sa mga nangyayari noon. Yung, kumbaga maraming mga bad heart, but especially yung mga veterans nila sa kasaysayan ng mga lugar na yan, sa Egypt, dyan sa Jordan, syempre, isinusulat nila yan sa kasaysayan nila, di ba, na yun nga, yung Israel, sinakop tayo, tinara sa something like that. So, yung pride nila, kaya siguro nagpapalakas nga sila hanggang sa ngayon, di ba? So, ayun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood, naway na-enjoy kayo sa ating munting reaction video. Pasensya na kayo kung medyo nagsasalita-salita ako kasi reaction video nga to, guys. Kung ayaw nyo na may mga posting or may mga comments ako, just watch the original video, nilagay natin dyan sa description below. Tapos yun, kung trip nyo naman may ganito, may kasama kayo manood, may kakwentuhan kayo, di ba? So, yun. Panoorin nyo yung video natin. Tapos syempre, after nito, supportahan nyo rin yung naka-featured video natin, di ba? So, yeah. Hanggang dito na lang. Francis Daily is out. Click the notification bell. Subscribe. Like this video. And yeah. Francis Daily is out.